Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Diyan ka naman sa affidavit mo. I am not asking about your affidavit. I am asking about the real incident, facts of the case. Yan ang tinatanong ko. Puro ka lang affidavit. Halata talaga na nagsisinungaling ka dito. Ito nga masakit, Mr. Chair. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma, ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo, sasampahan nyo ng kaso. Yan na po, palabas na po ako dyan. Ayan po, yung naka-stripe po. Ayan, sa gilid po. Sinundan lang nyo yung tabay po pa. Kukunin ko po dyan yung motor ko po. Alis na mga pulis. Opo. So take note, Mr. Chair, wala na yung mga pulis. Yes, yes. Okay. Contrary to what Teniente Bernardo said na yeah, he was arrested on site. Ayan po, yung nakamotor. Bingo. Diyan pa po kami sa site yan, sir, kasi inaantay po namin yung uniform personnel namin. Saka po yung magsasakay sa arrested personnel. Andiyan pa po kami, sir. Ano? Nandiyan pa po kami, sir. Malapit lang po dyan, sir. Isang block lang po yan, sir. Tapos? Sumunod po siya. Kaya po siya inaresto namin, sir. Ina-assault pa po. Lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami, sir. So, ano totoo? Diyan kay hinuli sa unahan o sa estasyon? Sa estasyon po. Doon ikaw, po pagkadating po. Sa mo hinuli? Po sa side, sir. Sa block po na yan, sir. Excuse me, sir. Excuse yes. me po, Mr. Chairman. Para malilawan po, yung CCTV ng station, pakuha niyo po yun. Doon niya makikita ang lahat ng kasinangulingan yan. Wala namang CCTV na loob ng police station nila. Meron, mala. Oh, Hebe. Mayroong CCTV doon, sir. Pero yung hindi matagal yung pag-records niyan, sir. Ang nangyari ka dito, sir, nalaman na lang namin na may incident ganun after how many days? 12 days o nakalabas na sila noon, sir, nung nalaman ko na may sinasabi sila ng insidente na ganun, sir. That's, Chair, nagpile po ako ng Jails and Prisons Monitoring Act na required ang lahat ng presinto, lahat ng kulungan may CCTV for the protection, of course, the jail wardens and protection of yung mga taong, mga suspect na dinadala doon. Now, very clear to me, Mr. Chair, wala na po sa site. Kasi when you say site, within that vicinity, plus wala na yung police, he can always lie. He's lying to his teeth na nandyan pa rin sila. Given nandyan pa rin sila, pero wala na sa site. Ang site meaning kung saan yung sinerve supposed to be yung iyong illegal pag-serve ng illegal ng warrant. That's the site, Mr. Chair. Wala na sa video, nakaalis na itong si Mr. Julius Vicente, na palayo na siya. So, hindi sa site. Tanungin ko, how many meters away from that yung picture na yan na hinuli mo yung... Sir, actually po, hindi pa po kami nakakalabas dyan sa block na yan kasi inatay po naman yung sasakyan plus yung uniform personnel po. Saan namin, kayo banda? Sir. Saan kayo banda dyan? Doon po, sir, sa unahan po dyan, sir. Tapos? Sumunod po siya, sir, para hindi pa po sila tumitigil dyan, sir. Kaya inaresto na rin po siya, sir. Bukod po doon sa naunang pag-assault nila sa akin, sir, hindi naman po sila tumitigil pa dyan, sir. Ano sabi mo? Hindi po totoo yun, sir. Hindi ka hinuli doon sa kalsada? Hindi po. Doon ka hinuli sa estasyon talaga? Opo. Makikita naman po yun sa kung may CCTV po. Mr. Chair, pwede ako mag-ano? Yes, yes. Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Your Honor, I will consult first our lawyers. Ikaw, willing po kayo, Mr. Vicente? Mag-submit ng polygraph test, lie detector test. Opo. Na para mapatunayan kung ikaw yung nagsisinungaling o nagsabi na ito. Opo, willing ka? Opo. Ikaw, you will consult your lawyer. Yes, Your Honor. Ipagbaya po namin sa trial yung... You see, Mr. Hindi nga, huwag mo nang muna yung trial. Dito muna tayo. Dito muna tayo. So, ayaw mo mag-polygraph? Ayaw mo? Magtatanong po muna kami sa counsel namin, sir. Bakit kayo magtatanong kung wala ka tinatago?
Ito, sibilyan na sibilyan. Walang problema. Magpa-polygraph test siya. Kung nagsinungaling siya, malaman man natin doon na nagsinungaling siya na according to him, doon siya sa loob ng station hinuli. Okay siya. Ikaw, ayaw mo. Mag-lawyer ka pa. Yeah, wala. Yes, Your Honor. Okay. I will, sir. I will... Very good. Submit okay. Myself for polygraph test, sir. Ayun. Thank you, Mr. Chair. So, maliwanag, ha? Kanina sinabi mo, doon sa scene mismo, hinuli mo. Ngayon, na nakita natin dyan sa CCTV na umalis siya, na hindi nyo hinuli, habol sa station, meron ka na naman ngayong bagong version na sa unahan mo hinuli dahil nandun pa kayo sa unahan, hindi pa kayo nakaalis. Yes, sir. Yun po ang nasa affidavit namin. Doon po namin sila hinuli. Nandiyan ka naman sa affidavit mo. I am not asking about your affidavit. I am asking about the real incident, facts of the case. Yan ang tinatanong ko. Puro ka lang affidavit. Halata talaga na nagsisinungaling ka dito. Kasi affidavit ka ganit mo eh. Eh, alam ko yan. Alam ko yan. Ilang beses na... Alam ko yan. Alam, huwag mo na kung lukuhin. So, Mr. Chair? Alam ko yan. So, magpa-polygraph test silang dalawa pumayag? Hindi siya pumayag. Dahil, hindi, pumayag daw siya. Sabi niya, okay na. Di ba? Yes, sir. Ah, okay. So, sa ngayon, we cannot... hindi pa natin siya ma-cite in contempt dahil malaman natin sa result ng polygraph test. Yun ang basehan natin. And diba? We should use the NBI, Mr. Chair. Siguro. Yung polygraph test ng NBI. NBI? Ha? Gusto mo? Okay sa'yo? Very much willing po ako, sir. Pero kung makaka-apekto po yun sa kaso na isinampan namin sa kanila, sir. Kagaya po nasabi hindi, ko, sir. Hindi namin gagamitin yan sa kaso. Dito lang sa investigation namin dito. Dito lang yan, sa committee na ito. Your Honor, as advised by our work council, makaka-apekto po daw ito sa aming... under ongoing trial. Oh, so ayaw mo na mag-polygraph? Ayaw mo? Saan na counsel mo? Saan yung counsel mo? Yung nga po sir, wala po dito. Kaya po, I ask myself. Tapos ngayon sabi mo, as advised by your counsel, it appears na may counsel kang kausap. Wala kami nakikitang counsel. Wala nga po dito sir, kaya po ang request ko is pero kanina pumayag ka, tapos sabi mo, may nag-advise na counsel. Wala naman nakikita ang invisible o baka may counsel dito ano? No, ang advice po sa amin is if makaka-apekto po sa ongoing trial, we have to consult them first. So regardless sa counsel mo, ano, your own volition, your own decision, payag ka? Hindi. Mag-consult po ako ng lawyer. Bago ka na. Kanina, yes, karapatan mo yan, karapatan mo. Pero ngayon, it appears na pabago-bago ka, kaya na gusto mo. Tapos, ganina, ayaw mo. Tapos, maya-maya, okay ka na, gusto ka na, gusto mo na. Mr. Tapos Chair. Ngayon, nagbago na naman. Yes. For the past more than 2 decades, ganito po palagi ang nakikita kong sitwasyon. Palagi. Hindi ko na po mabilang. Hundreds na po. Na kung saan nang abuso po itong mga kapulisan natin at nagsinungaling, binaliktad po yung biktima at yung biktima na ukulong. Ito po yung nakakagigil dito, Mr. Chair. Now, papayagan ba natin makalusot sa atin nandito na itong nagsisinungaling? And you know, and I know, in our hearts, na nagsisinungaling siya. Hindi ka nila pwedeng bulahin, Mr. Chair, kasi ikaw isang chief PNP dati at alam mo, ramdam mo, nagsinungaling siya. Halatang halata. Kanina sabi niya, oo, bandang huli, sabi niya, I consulted my lawyer, hindi raw pwede, my counsel, hindi raw pwede. Kaya sabi Senator Tolentino, nasa inyong lawyer mo? Wala. So, halata, Mr. Chair, nagsisinungaling itong taong ito. Bakit pa natin pakawalan ito at payagan natin na pati tayo pagsisinungalingan? So, can I very clear. Can I hear a motion? Senator Tolentino? Your Honor, I would heed the inclination of the Honorable Chairman, but complying with the Supreme Court decision. And for the record, in Ong versus
Sunlight of the Philippines. This is GR257401. Sa huling pagkakataon po, Lieutenant Bernardo, tatanungin ka ng committee. Nagsasabi ka ba ng totoo? Yes, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling? Yes, Your Honor. At kung napipinto na ngayon ang pagpapataw sa iyo ng isang contempt order ng committee ito, pwede mo bang sabihin sa committee ito kung bakit hindi ka dapat ma-cite for contempt? Dahil nagsasabi po ako ng totoo, sir. Your Honor, Mr. Chairman, I... Well, ito. Eh, yung dalawa. Kasama kayo. Do you support his statement na hinuli niyo siya doon sa area? Yes, Your Honor. Kasama ka naghuli? Yes, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. Saan yung hinuli? Tapos yung claim niya na sa police station, hindi totoo yun? Hindi po, sir. Okay. So tatlo kayo makukontempt dito, ha? Kung nagsinungaling yung tatlo, madagdagan. Imbis isa lang makontempt, kayong dalawa, madagdag. Mr. Chair, yayain natin sila ng ano. Kayong dalawa, willing din ba kayo magpa-ano? Lie detector test? Ikaw muna. Willing ka? Ano po, sir? Hindi, ikaw lang muna. Hayaan mo siya. Ikaw lang. Willing ka magpa-lie detector test? Kasi willing tong biktima nyo, eh. Willing ka? Baka tumingin sa kanya, ikaw, misalin kang diskarte. Willing po, sir. Very good. Good. Yung pangalawa, si Corporal Dicen, willing ka magpa-lie detector test? Magko-consulta po muna ako sa abogado namin, Your Honor, para baka maka-apekto po sa isinampa namin din naman. Ito na lang. Okay, so, willing ka na. Ititest ka ngayon kung totoo yung sinasabi mo na sinusuportahan mo yung statement ni Bernardo na hinuli nyo sa area talaga. Ha? Yes. Okay. Sa site. Yun ang tatanong sa'yo. Okay? Ha? Okay ka? Your Honor. Very good. Yan ang police. May bayag. Eh, ito puro... Consult pa sa lawyer eh. Kasi magsasabi ka magkaya ng totoo. Ha? Magsasabi ka ng totoo na doon yung hinuli sa area. Okay. Doon sa site. Yeah. Sa restri po, pabahay po. Ano po? Sa restri po, sa site po, pabahay. Sa bahay? Pabahay po, restri. Saan? Pabahay, pa- sir. Pabahay po kasi sir yung... Yun nga, sa loob sir, kayo galing, di ba? Yes, sir. Saan banda nyo hinuli siya? Doon lang po, sir, sa may bandang una-unaan pa po, sir. Hindi na-covered sa CCTV? Hindi po, sir. Sa unahan? Opo, oh, sir. Nagmotor siya nung hinuli nyo? Opo, sir. Dahil hinahabol niya po yung tatay niya, sir. Ha? Hinahabol niya po yung tatay niya, sir. Hinahabol niya. Gusto niyang bawiin? O ano, anong gusto niyang gawin? Nanunulak po siya, sir. Ha? Gusto niya po, sir, kuhaan ni tatay niya, sir. Okay. Ba't kayo tumatawa, Mr. Vicente? Sir Julius? Natatawa lang po ako sa mga kasinungalingan po, eh. Kayo po, ma'am Marisa? Sige po, sir. Talagang nakakatawa po talaga, sir. Ay, pwede mo mag-out kayo ang dalawa daw? Kayo po kayo. Si ma'am lang po, tapos na po kayo nag-out. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you. Please take your seat. So, ma'am Maricel, magkaano-ano kayo ni Julius? Bayo ko po, tsaka... Ay, microphone, pag-i-on. Bayo ko po, tsaka po, binan ko. Okay. Mag-isang bahay lang po kami. Sige, ano po yung nakita nyo? That time po talaga, sir, yung nangyari po yun, around 5:30. Hindi, tapos na po tayo doon. Yung paghuli dito kay wala, Julius. Dito po talaga siya hinuli sa presinto, hindi sa bahay namin. Kasi at that time yun, paghuli ng biyanan ko na laki, sabi ng biyanan ko babae, Julius, sundan mo yung tatay mo kung saan dinala, kung nasa presinto po ba. So maya-maya po, sinundan nga po na Julius, pero nakaalis na po sila, sir. Pagpunta po na ng presinto, tinatanong ko ng bayaw ko na kasama pa yung ano yung ka-live-in partner ng hipag kong tomboy tsaka yung tomboy na sinampal po ni Sir Bernardo, sir, nandiyan po ba tatay ko? Hindi pa nga nila sinasagot yung tanong ng bayaw ko, binit-bit na po nila itong bayaw ko, papasok sa loob na parang ginawa po nilang baboy. Tatlo po ang nagbit-bit. Dalawa sa paa, isa sa ano po dito po sa balikat. Doon po nila hinuli talaga, sir. Hindi po sa area ng residentry.
Ikaw, sagutin mo. Your Honor, ano po? Totoo yung sasabi niya? Ay. Ha? Po. Kasi yun ang magiging laman ng mga questioning sa polygraph test. Yung statement niya versus pinasinungalingan mo yung statement niya at siya rin. Willing ka magpalay detect to test, Ma'am Maricel? Yes po, sir. Okay. God knows po, sir, kung sino po nagsasabi ang totoo. Your Honor, kaya po ako pumayag po kasi po, yun po yung totoo. Eh, komo po yung kasama ko po, magkukonsult po muna kasi po may nakasamba po kaming kaso sa kanila. Tatanong lang din po muna ako, sir. Kasi po, maiba po ako sa kanila, sir. Eh. Kaya po ako, sir, willing po kasi, alam ko po ang totoo po. Ikaw, bumilib na ako sa iyo kanina po, eh. Kasi sa yung tatlo, po, sir, talo mo yung dalawa. Dahil opo, ikaw lang ang magpa-polygraph test. Sabi ko, ayan ang polis, may bayag. Kasi, sir, tapos ngayon, bumaligtad ka na. Nawal, sabihin, wala siyang, ko sa iyo. Wala siyang bayag. Kasi, walang bayag. Wala bayag. Ay, nako. So, okay ka na. Ayaw mo nang magpa-polygraph test. Ano po muna namin, sir? Yes, Sir Tolentino. Council or councils, the committee perhaps can provide them with lawyers now. Ang daming abogado sa legal service. Your Honor, mayroong mga abogado dito ng police. Sinong abogado dyan? Abogado ng police. Oh, ito. Can you provide the services to them? Advise mo sila kung anong gusto nila. Your Honor, if we can provide them 8 minutes para mag-usap sa isang sulok doon sa kantoron. Abogado ka man. And suspend the hearing right now. Quick conference with the witnesses. They are willing to undergo the request of the committee that they will undergo the polygraph test, Your Honor. Sigurado kayo? Hindi kayo napilitan, ha? Hindi namin kayo pinipilit. Gusto niyo? Yes, Your Honor, as long as hindi po yung makaka-apekto sa aming ongoing trial. Yung po ang sabi na, pero very much willing po kami, Your okay, Honor. Okay, very good. Yes, Your Honor. Okay, very good. Yes, Your Honor, willing po. So, thank you. At least, nabigyan kayo ng magandang advice sa lawyer namin dito sa Senado. So, Sir Turtle po, we can ikuha natin sila. Kailan natin sila pa-schedule? Yung Mr. Chair, willing, ano? Si Ma'am Maricel Molmiza and Sir Julius Vicente, both of you are willing also? Papa. Okay. Okay, so, as of now, it's your word against their word. Their word against your word to settle this scientifically. Malaman natin kung sino sa inyo ang nagsisinungaling. We will submit to polygraph test per your in view of the latest development and with the assistance of counsel for the record, may the chairman now direct the committee secretary to organize the lie detector test within 5 days to cover 5 resource persons present here, namely Maricel Molmiza, Julius Vicente, and the 3 police officers who recently met with their committee appointed counsel. I so move, Mr. Chairman. So there's a motion from Senator Tolentino that the aforesaid resource persons, dalawa from the side of the Vicente, and tatlo from the side of the PNP will be subjected to polygraph test.